Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda kako, tinamukha ako yung si Percy kako, magaling talaga ako. Pero talagang mukha kako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw, number one sa balita, Basta Tabloid, Hataw. Magandang yumaga mga kaibigan. Sa mga nakikinig po at nanonood sa atin ngayon sa live streaming, diyan lang po kayo, dito kami. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Po si Peter Talaslas. Magandang umaga po. Ito po si Atong Ma at hataw sa balita at komentaryo ni Ka Jerry at ni Percy Lapid. Malapit na. Malapit na mabuo. Mga kaibigan, muli po kami mag-aanyaya sa loob ng isang oras na pagtatanghal ng ating palatuntunan, natatampukan ang mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pag-uusapan. Gaya po ng dati, mga kaibigan, bukas ang ating mga communication numbers o lines dito po sa ating palatuntunan. Meron tayong landline. Meron tayong text line. Ang ating pong landline ay 412-0288. Samantalang ating pong text line ay 0977-342-1644. Sa mga nais makapanood po sa atin, no, pakibanggit lamang ng mga regular na nakapapanood sa atin, bumisita sila sa ating website. Nandun na po, 8trimedia.com. Ang itatype lamang po, yung pong 8 ay number po yun. Bueno, ano man po ang inyong pinagkakaabalahan sa mga sandaling ito. Magsama-sama po tayo hanggang alas 10 ng yumaga sa pagtatanghal ng palatuntunang hataw sa balita at komentaryo. Hataw sa balita at komentaryo. Ano ba? Naman po ang panibagong scam ho na natuklasan at ang nasa likod po ay congressman. Congresswoman. Na asawa ng congressman din. Isang congresswoman at isang asawa ng congressman. Ayun. Puro mga ano po eh, mga sila-sila na eh. Sila na yung nakaupo. Sila pa rin naman nagninegosyo, no ha? Mga foundation. Dapat po, it's about time na itong Securities and Exchange Commission ay mag-sex-change na po ng kanilang policy. At tignan, busisiin na hindi lamang itong mga nasasangkot na ito sa scam ng pork barrel. Ang dami po dyan. Eksperto dyan, si Isko Moreno. Oy, mga LGU at ang kanyang, officials, no? At ang kanyang walang hiyang mentor na si Danny Lacuna ng Lacuna Dynasty sa Maynila. Yan po mga unang nabulgara, hindi pa lumalabas po yung pork barrel scam. Eh yan po nag-scam eh. Yung Ascenso Manileño Foundation. Kung matatandaan po ninyo yung Ascenso Manileño Foundation nung imbestigahan po sa katarantaduhan nila dahil dyan sa Pasay City. Isipin mo, Ascenso Manileño tumawid sa Pasay.
Eh, yun po daw palang pinagkakakitaan na yung foundation ng katakot-takot. Ginagawang kwan eh, ha? Lipatan ng pera. Na, parang ano sila, oh? British Virgin Island. Nabubuhay sa komisyon. Na mga magdideposito, magpapadaan ng pera. Para ika nga po, yung mga foundation ay mawalan na ng... pagka dumaan yung pera ng gobyerno ron, kahit anong pera, hindi ka na subject ng audit. Diba? Para hindi ka na ma-audit. Tsaka pinalalabas pa nila, mapagkawang gawa sila. Ano kunyari, nilipat nila sa isang NGO. Mm-mm. May advocacy kunyari. Ano? Eh, di ba na-discovery yung Asensio Manileño? Ha? Yung pong Asensio Manileño, ikwan eh. Anong sabi? Inimbestiga, pinuntahan yung address. Ba? Ala. Muntik naligaw yung TV. Kasi nahanap niya, opisina, hindi bahay. Eh, nung puntahan niya, bahay. Meron ba foundation na opisina, bahay? Sino ba yan? Parang party list nila kay Gonzalo. Isipin mo, pinayagan ng Comelec, wala opisina. Anong klaseng mga, parang sa custom, di ba? Ina-accredit ko no, yung mga brokers at saka mga importers. Magpaparehistro ka pa, meron silang accreditation system eh. May mga requirements pa na to be complied. Yan po, mga kaibigan, di ba? Eh pagkatapos po, eh, pagka nahuli yung mga tarantado sa smuggling, ayan. Ano sasabihin ng custom? Eh, pinuntahan namin eh, sa address na nakarehistro dito, accredited dito, eh wala namang opisinang ganun dun eh. Eh sino? Si Raulo, di ba sila? Bakit? Eh bakit mo hanapin kung kailan nagka-problema? Ayun. Ba't hindi nyo in-inspeksyon bago ninyo in-accredit? Bago in-approbahan. Diba? Oo. Bago ninyo tinanggap yung accreditation at binigyan sila ng accreditation, dapat nag-conduct kayo ng inspection, investigation, di ba? Yun, ang tama. Eh kung yung insurance nga, eh, kotse, di ba, kukuha ka ng kwan, ng hulugan na kotse, i-CCI ka eh. Mm-hmm. Di ba? Oo. Oh, eh, titignan muna nung mga kwan ng banko, kasi financing, di ba, hulugan eh, ipipinance ng banko. O bago ka bigyan ng certificate ng banko para makapag-avail ka ng loan, car loan, abay, katakot-takot na proseso yan. Magpupunta ron sa lugar nyo nang hindi mo nalalaman, may nagtatanong sa mga kapitbahay mo. Hindi ba? Tatanungin, yan ba? Sino ba yan? Kung nagagawa yun ng private sector, bakit hindi gawin ng gobyerno? Ano? Oo. Eh, alam nyo, kung si Danny Lacuna lang ang inimbestigahan nyo dun sa Asensio Manileño, di siyempre magtatanong ka sa kapitbahay. Alam mo, pag nagtanong ka ron, kilala nyo ba si... Danilo Lacuna? Sino? Yung walang hiyam dating vice mayor? Yun ang sasagot ng kapitbahay ko. Akala ko sino yung lasing ano ko? Kaagad eh? Disapprove kaagad. Ha? Diba? Sino yung lasing ko? Yung sugarol? Sa kapitbahay niya, magtanong ka. Kasi nga, sa kasaysayan po ng eleksyon ni Danilo Lacuna, simula ng kumandidato yan, hindi pa yan nanalo dun sa barangay nila. At pag kumakandidato na siya, yung buong Maynila na tinatakbuhan niya, o kaya buong district, doon sa kanyang lugar, Santa Mesa siya eh. Bacood. Eh hindi pa siya mananalo ron eh. Kasi kilalang kilala eh. Magtanong ka, mag-CI ka ron sa ano, mag-background yung ano ka, investigation ka doon sa mga, sa community nila, sa barangay. Simulan mo sa barangay niya. Kaya yan, inamon ko ng ano yan, ng pustahan yan eh. Nung una, kumol yung anak eh, pagkatapos umatras eh. Alam niya, totoo sinasabi ko eh. Nang bablap lang siya eh, di ba? Na kunyari, kumokol sa pustahan. Yan po, i-background examination lang investigation. Kilala niyo ba si Danny Lacuna? Yan. Diyan, magtanong kayo doon sa kapitbahay nila. Sino yung matandang lasenggo? Lasenggo na kapag nalalasing, nagmumura. You know, bahay nung anak ng
Ayun na ang sasabihin ganun sa inyo. Kilala niyo ba si Danny Lacuna? Sino yung dating vice mayor na laging nagmamadyong dito? Nako. Ayan po eh. Ha? Napagka nalasing, naghahanap ng away, nagmumura diyan, no, nakaupo sa nakatalungko sa kanilang ano, sa kanilang pavement, ano yung bangketa. Oo. Tumatalungko, magmumumura. Kaya dapat ho yung mga ano, yung mga ano tawag dito, foundation, it's about time. Nabusisiin na ngayon yan, mabuti. Ang mahirap niyan, alam mo, may mga problema eh. Yung gustong magtayo ng legitimate na foundation para makatulong sa kapwa, yan ang purpose ng foundation eh, di ba? Kaya nga yan eh, kwan yan eh, hindi binubuwisan yan. Kasi gawang gawa. Oo, non-stock ng profit yan, di ba? Ang kwan yan, ng kategorya nila. Pero pinagkakakitaan ho eh. Ha? Katulad nung Asensio Manileño. Yan. Ginamit pa ngang ano eh, partido ni. Kundi talaga manloloko 'to si Danny Lacuna at si Isko Moreno. Akalain mo eh, ginamit pang partido sa pagtakbo ni General Rason 'yun. Oh. Si General Rason naman, hindi siya na isa politika, hindi niya alam na niloloko siya. Nung dalawang gago. Eh paano magiging political party 'yun eh? Foundation 'yun. Oo. Oh, meron ba political party at the same time foundation? It's about time ho, ha? Kasi ito ho, natuklasan ngayon, ho? Mahigit 500 million na naman ang sangkot na pondong nawawala po dito na ninakaw, mga kaibigan. Ang sinasabi po dito ay yung si Representative Nancy Katamko ng 2nd District ng North Cotabato Province. At saka si Florida Robes na asawa ni Representative Arturo Robes ng Bulacan. San Jose del Monte, Bulacan. Oo, malapit sa amin yan. Ha? Ito ang tinatawag nating Bulukenyo. Bulukenyo. Hindi ho ito bagamat ito'y representative ng Bulacan, ito ho'y hindi Bulakenyo. Yan ho ay Bulukenyo. Bulok po eh. Bulok ang style ng taranta. Ah. Kahit nasa streaming tayo, nag-iingat din ako. Alam mo naman ang bibig natin, di ba? Kasangkot pa dyan yung tatlong senador. Sino? Yung dating senador na si Angara. Uy. Pal. Enrile. Uy. Tsaka itong si Bong Revilla. Eh malamang hindi magtagal sa labas si Enrile, ganun ba? Malversation lang yata. Malversation. Dyan. Pero hindi ako malversation lang. Nakaw rin yun. Hindi ako payag doon sa sinabi ni Enrile. Wala naman na niyang multiple plunder eh. Eh mukhang mali yun. Ewan ko lang, ha? Another plunder case yan. Hindi, ibig mo sabi. Eh, bakit si Binay? Ilang beses nang sinampahan ng plunder? Kaya kung meron tinatawag ng multiple murder, may multiple plunder din. Kaya katwira nila, kaya pala katwira ni Erap, na-plunder na ako eh. Bakit pa ako pa-plunder? Eh, paano pa nila ako ulit ididimanda ng plunder? Eh, na-plunder na nga ako. Eh, parang niya sinabi, convicted niya ako. Parang niya sinabi, eh, ba't ako tinatag na plunderer eh? Dati na akong plunderer. Ano naman yun eh? Public, ano naman yun eh? Dadating ang araw, magiging profession yan eh. Ano ba ang profession mo? Plunderer. Plunderer. Naku po. Kasi tinatanggap na eh. Tinatanggal na ng Supreme Court yung ano eh. Yung batas tungkol sa plunder eh. Yun lang pagkakapalaya kay Enrile. Hindi naman komo si Enrile ang involved. Yun nga ang maganda rin sa nabasa natin column, di ba, na sinasabi natin. Eh, paano kung hindi si Enrile? Kikibo ba kayo? Ang netizen ba magwawala? Katulad ng naging reaction ninyo? Eh, katulad niya, ningas ko gun. Wala nang nagsasalita ulit. Wala na. Hindi ba? Tumahimik na. Sabi lang ni Ombudsman Morales, isang araw, isasampan na nila yung motion for reconsideration. Saan? Doon sa bail. Motion for reconsideration. Ngayon, hindi. Iba na yun. Ang sinasabi nga natin,
natanggal na yung plunder eh. Oo. Bali wala na, binuno, kumbaga sa ano, itong Supreme Court, naging dentista. Doktor, dentista, doctor of medicine, oh. Tapos dentist pa sila, oh. Orthodontics pa yata, mga kaibigan. Eh, lahat na po sila eh, defense lawyer. Nako. Lahat eh, ginampanan nila eh. Oh. Isipin mo yung may batas tayong plunder. Oo. Oh. Na pinaghirapan bago maipasa yan. Mm-hmm. At yan, kaya ginawa yung batas na yan, ang layunin po, eh, matigil ang pagnanakaw at pagsasamantala. Hindi ba? Tama. Sa kaba ng ating bansa ng mga magnanakaw. At para matigil yan, kinakailangan may batas na magpaparusa. Mm-hmm. Tama yun, oh. Sa gumagawa ng mabibigat. Kasi noon, eh, maliit lang ang ano eh, ang katumbas na halaga para malusutan nila yung plunder. Yung pagnanakaw, maliit at malaki yung ninakaw mo, oh. Eh pareho lang ang kaso. Oh. Pareho lang din ang parusa. Oh. Pareho lang din ang parusa. Eh kaya, sinikap na yung malaking ninanakaw, lakihan na rin. Bigatan ang parusa rin dito. Ginawang capital offense. Gaano katagal bago ho natin na isa batas yung plunder at gaano ho karaming pera ng sambayan ng Pilipino ang inubos dyan para maging batas yan. Pagkatapos, ang gagawin ng Korte Suprema, aabusuhin lang ang kapangyarihan para mawala na ang bisa ng batas, yung bagsik at bisa ng batas sa mga lumalabag. Sa mga mandarambong, laban sa mga mandarambong, ay pinawalan bisa ng ano ng Supreme Court. Nako. Kumbaga eh, tinanggalan ng ipin. Binunutan nila ng ipin yung batas. Kaya may batas mang umiiral ngayon. Hindi na katatakutan. Eh para bang inihagis ka sa leon na mga ngagat sa'yo, pero bungal naman yung leon. Yung leon dahil wala nang ngipin. Kahit isang ngipin, wala. Mm-hmm. Oh, ano, sakit nun. Oo. Para saan pa yung parusa at yung batas. Oo. Sa ginawa ng Korte Suprema. Kung mapapansin mo, inunti-unti nila yung pagtanggal sa ngipin ng ano, ng plunder. Inumpisahan nila yan dun sa yung convicted plunderer, pwedeng makatakbo ulit eh. Mm-hmm. Samantalan sa batas, bawal yun. Oo. Sapagkat capital offense yun eh. Eh kung yun nga mas mababa dun, pinagbabawal na eh. Mm-hmm. Sa isang convicted eh. Tama. Sa mas mababa pang batas sa plunder eh. Mm-hmm. Ha? Na makatakbo, perpetual disqualification. Mm-hmm. Basta may nagkaroon ng dishonesty. Mm-mm. Yung dishonesty, yun yung tinutukoy na ano, involving moral torpitude eh. Tama. Hindi ba? Oo. Anumang kaso na merong involving dishonesty. Sa batas, ang tinutukoy, involving moral torpitude. Oo. At pagkatapos eh, nahatulan, anya, sa batas ng 1 taon at pataas na parusang kulong. E perpetual disqualification ang naka-attach na ano dyan eh, parusa eh. Oh. Yung accessory penalty na sinasabi, hindi ba? Oh. Bukod sa ipaparusa sa'yo, ang pinaka-primary na parusa sa'yo, hatulang kang makulong ng habang buhay. Yun, ang kwan. Ang accessory penalties dyan, 1, hindi ka na makakatakbo. Hmm. Perpetual, habang buhay. Ha? Pagkatapos, sa kaso ni ERAP, meron pang accessory penalty. Bukod sa perpetual disqualification, ipinababalik pa sa kanya yung mga ninakaw niya. Naku po. Na hanggang ngayon po, ang nakapagtatakay, hindi na ibabalik. Ang tanong ngayon, eh ang layo na nang inabot ng talakayan ninyo. Kasi ang pinag-uusapan ninyo, itong pork congresswoman barrel. Na nadali ngayon ng pork barrel, oh. Natuklasang magnanakaw din. Ang lundo po, ang tanong, may plunder pa ba?
May batas pa ba? Matatakot pa ba itong mga hayop na itong mga nasa gobyerno na magnakaw ng katakot-takot na pondo ng bayan? Gayong sa kaso nga po ni Enrile, walang piyansa ang kasong Plunder. Eh, ba't nagkaroon ng piyansa? Ayun. Binunutan na naman ng panibagong ipin. Eh, diba panibagong sa ano? Bunot na naman ang ipin ang ginawa ng Supreme Court. Oh. Diba sa Rappler nilabas nila na yung abogado ni Enrile, eh, matalik na kaibigan ng ponente. Law office yata ni, ano, ni Stilito Mendoza dati. Oo, si Bersamin, ano? Law partner. Oo. Si Bersamin. At yung pala, eh, si Stilito Mendoza, abogado ni Enrile yan. Oo. At si Estelito Mendoza pa yata ang nagpadrino para i-appoint ni Gloria yung Bersamin sa Supreme Court. Hmm. Parang ganun lumalabas eh. Lahat ng kaso raw na hawak nitong Estelito Mendoza, basta napunta sa Supreme Court, nananalo siya. Alam mo na eh. Hindi dahil sa magaling. Connection. Ano ba ang kaso ang hinawakan niyan? Di ba kasali yan doon sa Plunder? Mm-hmm. Asakwan sa kay... Sino ba mga kasali doon sa impeachment? Si Mendoza. Ni Corona. Yan, si Mendoza. Kasama rin. No? Kaya siya hindi nanalo doon. Independent yun eh. Tsaka Senate yun eh. Senado yun eh. Di ba? Tama. Eh, ang sinasaalang-alang doon eh, yung ano, kredibilidad nila sa publiko. Di ba? Eh dito, walang sinasaalang-alang itong Supreme Court. Bakit? Ang tingin nila sa sarili nila, sila Diyos. Kaya kung tawagin yan eh, God sa Padre Faura. Yan, mga Diyos sa Padre Faura. Yan ang taguri sa kanila. At hindi nila kinokorek yun. Ha? Hindi man lang nila sinasabi, huwag niyong gawin yan. Hindi kami Diyos. Diba? Demonyo kami. Dapat kinorek nila eh. Demons hindi kami, of Padre Faura. Hindi kami God sa Padre Faura. Huwag niyo naman kaming ituring na ganyan. Ano? Masama yan, blasphemy yan. Sapagkat kami hindi mga Diyos. Kami mga demonyo. Demon pala. Kaya ito nga, nagtatanong itong si ano si D yung si D na listener natin sa Kwan sa Dumaguete. Si Nancy D. Nancy, oh si Nancy. Sabi niya, why is Enrile back to work? He was released by the Supreme Court for reason, humanitarian reason. Sickly and ano, old which age he daw. Should stay at home or on house arrest. How could that be? He is fit to work. He is not sick. He is fit and healthy. Tama. Eh kung nasubaybayan lamang po ni Nancy D. Sana ang ating mga nakaraang programa nung ating pagtatalakayin, yan pong tungkol dyan sa bail ni Enrile na ginrant o pinayagan ng Korte Suprema. Abay, masasabi, hindi nyo na itatanong sana po yan marahil. Ngayon, talagang ang tanong namin, kung ang naging dahilan ay humanitarian reason dahil sa may sakit si Enrile, walang kapangyarihan ng Supreme Court. Tama. Na i-determine kung may sakit si Enrile o wala. Bakit? Una, hindi sila doktor. Pangalawa, wala po yung sinasabing health kwan. Yung humanitarian consideration. Yung humanitarian consideration na doon nakapaloob yung kanyang health condition. Hindi ba? Wala po pareho yun. Yung humanitarian, wala sa batas yun. Pangatlo, di ba? Wala sa batas. Yung edad. Yung edad niya, yung wala edad. Po yun. Wala yun. Sa batas. Wala pong sinasabi pala sa batas. Ngayon, yung pong kondisyon ng kanyang kalusugan, eh, hindi po para sa Supreme Court na i-determine kung maganda ang kalusugan, ang kondisyon ng kalusugan o masama. Sapagkat pare-pareho po na yung ginamit nila na mga basihan para baluktutin ang
ang katarungan, ang batas tungkol lalo na sa plunder na walang piyansa. Eh mga kaibigan, wala po yun, absent po yun doon sa petition mismo ni Enrile na siya mismo humihiling na makapagpiyansa siya, hindi po nakalagay yun doon. Kaya nga po, ang Sandigan Bayan ay ibinasura yung kanyang petition na yun na siya ay payagang makapagpiyansa. Kaya nga ang naging resulta, pumunta siya sa Supreme Court. Pero hindi na babago. Yun din. Yung petition niya. Same. The same petition na inihain niya na dininay ng Sandigan Bayan, yun din ang petition na inihain sa Korte Suprema. Eh, paano nagkaroon doon ng humanitarian? Paano nagkaroon doon ng tungkol sa edad? Tama. Paano nagkaroon doon na masama kondisyon ng kalusugan ng Enrile? Eh, hindi naman doktor si Bersamin. Ni wala nga silang binabanggit na pinagsubmit nila ng medical certificate. Ha? Ay, hindi nagtestify yung doktor, no? Oh, wala nga po eh. Wala yung doktor eh. Hindi man lang tinanong kay Enrile, okay ka ba? Okay ba katawan natin ngayon? Kasi kung hindi ka okay, pagpipiansahin ka namin. Baka masama katawan mo. Yung salitang may sakit, malawak yun eh. Ha? Miskit tayo, may sakit tayo, hindi natin alam eh. Ano ibig sabihin? Yung may malalang sakit. Katunayan, nang nakalabas, wala naman sakit eh. Wala. Umaatin sa Senado eh. Di mali si Bersamin, na kaya niya pinalaya, isang daylan, may sakit. Nagbase siguro si Bersamin sa sarili niya na observation. Ang sarili niya kasing observation, si Enrile nung kinulong, simula no na hospital arrest sa PNP General Hospital. At nandun, nakatihaya dun. Pakuya-kuya-koy. Ayaw makulong. Pahiga-higa rito, lakad dito, nanonood ng TV. Palaro-laro ng Bejeweled. Kaya yun ang paborito niyang laro dahil mahilig siya sa kayamanan. Kaya gusto niya yun eh, mga treasure yun, di ba? Yun ang ginagawa po doon. Abay, nung i-announce na, pinapayagan na namin ng Supreme Court, ha? Magpiyansa si Enrile. Ha? Payag na ba sila? Sayang. Nag-ilat si Enrile. Tumalong pa eh. Sige, tapos. Halika, pupunta na ba tayo sa Sandigan Bayan? Sige, halika na. Pumunta eh. Kahit gabi pa. Naglakad. Oo. Akalain mo. Ang lakas eh. Walang nababakas na panghihina o ano man lang. Lulugulugo man lang sana. Sana man lang umarte. Oo. Para naging convincing eh. Napahiya tuloy si Bersamin. Ano? Eh, mga kaibigan, anong klaseng justice ito? Na Estilito Mendoza tayo. Tama. Yun ang ibig sabihin. Estilito Mendoza. Hindi ba? Na Estilito Mendoza ang kasong plunder. Pero kahit sana... Ang katarungan ay na Estilito Mendoza. Sa madaling sabi. Kahit sana si Bersamin influensyado halimbawa ni Mendoza. Eh yung ano pa, yung bumoto pang pito pa maliban kay Bersamin. Marami sila. Marami sila. Magkano? Hindi 8 silang gagawin. Magkano isa? Para ka nagsya-shopping. At bumibili sa tindahan pag pumunta ka sa Supreme Court. Magkano ba ang ano? Magkano isa? Isang boto? Magkano ba ang bail? Ha? Magkano po ang TRO? Ha? Ay di ba sinabi ko na noon pa? Gawin nyo na lang tindahan yan. Para hindi na tayo magkalokohan. Pahihirapan nyo pa, lalo na yung walang kakayahan magbayad. Isipin mo, magpapaserox ka ng katakot-takot na kopya ng pleadings mo, ng kung ano-anong motion para makakuha ka ng TRO, ng injunction, kung ano-ano. Pagkatapos, hindi naman pala ibabase nung mga justice dun sa ipinapile mong katakot-takot na motion yung kanilang desisyon. Sapagkat binabase nila yon sa kung sino ang umaareglo doon sa kaso. Tama. Kung sino lumalakad ng kaso. Tama. Hindi ba? Oo. E din gawin nyo sa Supreme Court, pagpasok pa lang doon, malaking salamin. Lagyan nyo na maraming window. TRO, ganito presyo.
Ha? Injunction, ganito presyo. Naku po. Ano pa? Mandamus, ganito presyo. Naku. Petition for bail, ganito presyo. Reversal ng kaso, ganito presyo. Disqualification sa election, ganito kaso, para hindi ka, ganito presyo, para hindi ka ma-disqualified. Ganyan na lang gawin nyo. At least alam na natin. Kung ikaw man eh wala kang kakayahan na magbayad. Ika nga kumuha ng Estilito Mendoza. O Ma'am Arlene, bakit ka pa aasa? 'Di ba? Oo, tama. Eh di hindi na ako magpupunta sa abogado ko, pababayan ko na lang, hatulan niyo na lang ako. Total ganun din naman 'yon. Yun din. Kesa naman, pinagastos nyo pa ako, pati pag-asa ko, ninakaw nyo pa. Bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, pakinggan po natin ang ilang mahalaga mensahe mula po sa ating 8 Tri-Media Broadcasting Network. Hahataw sa balita at komentaryo. 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng 8 Tri-Media Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kalusugan ay kayamanan kasama ang mga batikang doktor sa bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, Katapat at Karancho sa radio kasama sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, balita sa tanghali, mga nagbabagang balita ihahatid ni Miguel Hill. Alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, patok na palaro sa radio kasama ang mga kwelang sina Shalala at Mark Canlas. Alauna hanggang alas 2 ng hapon, pag-ibig, musika at iba pa kasama ang mga premyadong mang-aawit sa bansa, Lloyd Umali at Ima Castro. Hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Showbiz Galore kasama sina Rodel Fernando at Pelita Uy. Mga tegalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Hahataw sa balita at komentaryo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw, number 1 sa balita, Basta Tabloid, Hataw. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Dagdag lang natin, Percy, ha. Diyan, sa klasong tungkol din sa pork barrel, kasama dyan si Amado. Bagatsing na naman. Amado Bagatsing. Mm-hmm. Kasama dyan. Si Onasan, kasama dyan. Mm-hmm. Pangalawang punto, wag lang ang tignan nyo yung foundation. Marami mga congressman, senador, nagdadala ng kanilang pork barrel sa mga local official. Dadalhin sa mayor. Yeah, napakalaking anomaly niyan. Ano gagawin ng mayor? Mag-iimbento ko sa inyo dadalhin. Ah, parang tong si ano, si Abigail Binay sa Makati. Si Binay. Nung araw si Jinggoy, nagdadala kay Chobi Chanko. Nung bandang uli, gustong dalhin sa tatay niya. Hindi lang napayagan. Hindi pinayagan yun. Mm-hmm. 500 million yun, no? Yung gusto niyang dalhin doon. Yan, dapat tignan din yan. Maraming ano, at saka napapansin mo, iisa ka Twitteran eh. Hindi raw nila pirma yun. Peke daw yung dokumento. mga lukulukon to? Ibig sabihin, mga tatanga-tanga kayo, pinirmahan yung dokumento, hindi nyo alam. Hindi, pero may sinabi ng ano ron? Si Dilima. Si Dilima. Hindi, tsaka sa batas yun. Base naman talaga sa batas yun. Na sinasabing hindi ko mo wala kang pirma, o may pirma ka man, o wala kang pirma, eh pareho lang yun. Responsibilidad mo yun. Mas mabigat, sabit ka ron. Mas mabigat siyempre kung ikaw mismo pumirma. Mas mabigat yun eh. Hindi mo pwede, hindi pwede sabihin, pinike. Hindi mo sabihin, hindi mo alam na may pork barrel ka.
Yun, babaksak din sa malversation. Alam mong merong kang pork barrel, hindi mo alam na ninakaw. Mo. Hindi mo alam, nung nakawin mo, hindi mo na alam. Nako po. Ano ba yun? Taon-taon na, natatapos ang How taon. How do you explain that? Yan si Amado. Yan si Amado, tandaan nyo, mga taga may kaso yan. May kaso yan. Ha? Hindi ganyan lang yun ang dapat nilang tandaan. Eh ngayon pa lang nangangako na ng kasinungalingan itong si Amado eh. Hindi pa man malayo pa man ang eleksyon, hindi pa nga nakapagpa-file ng certificate of candidacy niya. Eh malaking panloloko na ang inihahasik nito eh sa Maynila eh. Kapaka. Kesyo pag ako. Ano oh, 'yan? Ang naging ang ibinoto ninyo. Nako po. Susunod na alkalde. Nako. Ng lungsod ng Maynila. Alam niyo ba gagawin ko? Ano? Libre na ulit ang mga ospital. Ba? Sa panahon ni Limian, libre yan. Oo. Pumasok si Erap na tinulungan ko pa. Oo. Sinuportahan ko pa. Pinagbike. Bandang ulit. Ngayon kinakalabang ko na dahil marami nang nanakaw ulit ito. Oo. Ako naman ang magnanaka. Ay, stay ano. Ang sabi niya, yung mga libreng ospital. Hindi ako nabalatuhan. Ah, yung mga ospital. Libre na! Lilibre na na. Kaya lang, ano? May pasubali eh. Ano? Kaya lang, hulugan. Eh, Bombay yun eh. Parang Bombay. Siyempre, hulugan, 5-6. Naloloko na eh. Eh, kung talagang gagawin mo, hindi sana tumulong ka sa mga... Gano'ng kakatagal naging congressman? Simula nung namatay ang tatay mo, nag-congressman ka na. Hindi mo man lang ginawang wala batas yun. Buhay pa tatay mo, hindi na nga lang alkalde ng Maynila, congressman ka na eh. Ilan na kayong mga anak ng tatay mo na naging congressman? Yung isa nga, hindi, kaya hindi na manalo-manalo yung mga yan sa Sampaloc eh. Si Don Don. Di ba? Meron pang Jesse, di ba? Hindi. Yung Salbahe? Oo. Wala. Hindi bagay, na lahat naman sila, Salbahe. Ayun, meron dyan kung sigal yung DJ. Sino? Ay, yung DJ? Ano yung anak niya yun? Hindi, anak ni Don Don yun. Anak ni Don Don. Ah, pamangkin. Pamangkin. Eh, meron pang Don dati. Oo. Don. Na ginawang deputy mayor ni Achesa, di ba? Deputy mayor. Deputy. Ayun yung gustong ano, no? Pwesto ni Pangani Piluka. Don Don yun. Bakit? Ikaw ba si... Hindi, yung anak yun, yung Don Bagaching. Don. Yung anak, Don Don. Yung tatay niya, Don Don. Yun ang junior eh, si Don Don. Bata ito eh. Hindi ko lang alam kung ito'y katabi matulog ni Kim Achesa. Dati. Si DJ yun. Si Don. Katabi matulog? Bakit takot siya mag-isa? Nino? Ni Kim. Eh ngayon eh, ang mga tatakbo daw sa Maynila, kung si Erap, kung makukulong daw si Binay, sabi ni Erap, tatakbo siya. Ipinalalagay na niya na makukulong si Binay. Kula na lang sabihin niya, maghanda-handa ka na. Pagkaan niya, galit ni Binay. Nakulong si Binay. Pinaglalaruan niya eh, si Grace po, tsaka si Binay, tsaka si Rojas. Ginagawa niyang tulongges. Itong tatlong presidential. Ha? Pinaiikot ni Erap na parang turumpo. Nako po. Kunyari, may tactical alliance siya kay Rojas. Yan. Ha? Tama. Ito yung purpose nito, utuin eh. Ng patalikod, di ba? Eh ngayon, meron din siyang sinasabi na pwede kong suportahan si Binay. Mga ganon, di ba? Mga palipadhangin. Eh, nung naipit, eh, kay Grace po yata ako boboto eh. Ah, eh, bumantot na rin ngayon. Medyo, medyo gumewang tumagilid ang bangka ni Grace po ngayon. No, sinabi. Kaya yung sinasabi ng Liberal Party, although kasinungalingan yung survey na ginawa nila, hindi totoo yun. Pero may basihan yun. Yun, hindi na kailangan sabihin pa nilang may survey na si Mar Rojas ang nangunguna ngayon. Ha? Bakit? Simple lang ho eh. Simple lang ho. Dahil ito sa mga pangyayari. Ha? Sa separation of husband and wife.
Wala eh, yan po. Tayong separation. Masama ho kasing papaghiwalay yun eh. Ang mag-asawa eh. Masama yun. Ang sino mang pinagsama, eh huwag papaghiwalayin yan. Yan ho yung nasusulat eh. Sa bersiklo ko, kapitulo ko, 1, 2, 3. Bersiklo ko, kapitulo ko, 1, 2, 3. Basahin nyo. Ano nasusulat? Ang pinagsama ng papaghiwalayin. Ay! Ano? Wag! Yan isang laman yan. Meron si... Wag! Kung merong separation. Wag nga eh. Wag yan. Masama yung separation. Bawal din. Eh, parang tunog si Repeat eh. Mas gusto ko yung reparation eh. May pera dun eh. Sa reparation. Kesa separation. Hindi, Beno, mabalik tayo dun. Eh, okay naman yun. Pinaglalaroan sila ni Erap. Kasi si Erap, nagpapaiwatig na ikulong nyo si ano ha. Hindi niya, hindi nalalaman ni Binay. Pinakukulong siya ni Erap. Na si Erap ang naguudyok sa gobyerno, ipakulong nyo si Binay. Sakit nun. Diba? Si Binay mukhang pindeho na eh. Ano narinig ko nung isang gabi. Mukhang pindeho ba? Pati magsalita eh, sabi. Nanginginig na. Hindi na side Binay, effect, no? Nung isang araw, sabi ni Binay, boses pa lang eh. Gusto ko na mataw eh. Akalain mo sabi. Di ba ho, human rights lawyer ako dati? Ewan ko sa'yo! Kung ako kausap na, ewan ko sa'yo, malay ko! Minaipanalo ka bang kaso? Di ba ho, may tanong siya gano'n, di ba ho, human rights lawyer ako? Nakalimutan na niya. Eh, isipin ninyo. Wala siyang kamalay-malay. Nung binubulgar na, yung kanyang mga pagnanakaw ng kanyang angkan sa Makati, abay akalain mo, binibira siya ng mga kolumnista ni Erap. Kolumnista na nakapayola kay Erap. Ang bumabanat kay Binay. Anong sinabi natin? Kasama si Erap na sa bumabanat kay Binay. Bakit ho? Bakit papayagan ni Erap kung talagang magkaalyado sila sa una? Eh, ba't niya pinapayagan banata ng mga kolumnista niya? Yung isa nga, namatay na eh. Ang laking pasalamat ni Binay eh. Sumalangit na wa eh. Di ba? Ngayon eh. Kung walang basbas ni Erap yun at walang suporta ni Erap Financial, puputulin niya yung payroll. Yung payola. Kung talagang friends kayo. Eh ako nga ho, pinatanggal eh. Di ba? Eh yung pa. Di ba? Gaano na yung putulin mo lang? Yung sustento nila ng mga kolumnista. Banat ng banat kay Binay. Ngayon ito naman si Erap, sinasabi ngayon, kung makukulong nga niya si Binay, tatakbo kong presidente. Di parang niya sinasabi, pakulong niyo na yan. At para makatakbo kong presidente. Nagpaparinig. Oo. Kung makukulong, ha? Eh, yung salitang yan, parang tiyak niya makukulong eh. Kung kaibigan mo siya, maaasar ka eh, no? Hindi, kung kaibigan mo yan, salita dapat yan. Walang katotohanan yan. Pinagbibintangan niyo yung tao eh. Kailan lang yan. Alam kong may mga dokumento kayo. Pero pinagbibintangan niyo eh. Alam ko maraming ninakaw yan. Eh, sumusunod sa yapa ko yan. Ba't di ko malalaman? Idol ako niyan. Yung unang salita niya, kala mo nagmamalasakit eh. Alam niya si Binay, kamukha ngayon, maraming binabatong akusasyon sa kanya. Maraming aligasyon. Pero kung makukulong yan. Sabay ganun eh. Kung makukulong. Baka nga sabihin pa niya, kung makukulong ho yan sa Muntinlupa, tinuturo niya kung saan eh. Kung makukulong niya sa Santa Rosa. Dadalawin ko. Dahil nakulong ako dun eh. Eh tatakbo ako alang-alang sa pagkakakulong niya. Parang yung ginawa kay Fernando po. Diba? Parang ginawa kay Fernando po. Kunyari, sumusuporta siya. Yung pala, minumura niya yung tao ni Fernando po. Ikaw, walang yaka. Si Kadsawan. Butch Kadsawan ba yun? O ikaw, ha?
bakit mo pinatakbo yung kumpari ko? No. Eh, alam mo naman walang alam yan. Pagkatapos, ang ginagawa pala ni Erap nun, nakipagsabuatan doon kay La Aragoncillo, yung sa Amerika. Oh. Yung FBI analyst dati na nagtatrabaho sa Washington, oh, sa White House. Para magbigay sa kanila ng mga dokumento upang malaman dito kung may kung susuportahan ng Amerikano yung kanilang binabalak na pagpapatalsik, pagkudeta kay Gloria. Mm-hmm. Para makabalik siya sa pwesto. E yan, ewan ko kung alam ni Grace po yan. Oh. Dahil kung ako, anak, ng tatay ko, ginawa mo ng ganyan. Oh. Eh, hindi na kita kakausapin. Oh. At kailanman, makausap man kita, hindi ko natatanggapin, hindi ko matatanggap na tawagin mo akong kaibigan ng tatay ko. Kasi para mo akong minumura sa ginagawa mong yun. Tinatarantado mo ako. Niloko mo na nga ang tatay ko. Tinatarantado mo pa ako. Diba? Tinuwaran mo na nga yung tatay ko. Minaliit mo na nga yung tatay ko. Pagkatapos, sinong matinong tao? Kaya ito payo namin kay Grace po. Ni sa hinagap, ni sa guni-guni. Hindi dapat sumagi sa utak mo kung ano man ang binabalak mo sa politika. Ha? Kung magpapasya ka mang kumandidatong pangulo, hindi mo dapat isabit ni sambitin ang pangalan ni Erap. Dahil pag ginawa mo yan, ha? Eh para mong niyuyurakan ang dangal ng iyong ama na nakalibing. Ha? Patay na nga ay nilalapas tangan mo pa. Bayaan mo si Erap na lang ang lumapas tangan sa tatay mo. Oo. Eh pero para gawin mo yan, pinupuri mo pa, may mga occasion pa, namumulitika ka. Baguhin mo na, Grace po. Kung may pagkakataon ka sana, kaya lang, maraming naunsyaming sa mga sunod-sunod na blunder na itinanghal mo. Di ba? Tama. Wala ka naman sa pelikula, nagtanghal ka ng nang ika nga eh, puro mga isang salita sablay lang yun. Kwan eh, daplis lahat eh. Isang salita, umepekto eh. Yan ang mahirap. Kaya minsan eh, hindi dapat salita ng salita eh. Di ba? Eh, kamukha niyan. Ito, mahimik siya. Wala na. Yun ang sinasabi natin. Hindi po, ayaw, hindi matanggap eh, maging yung mga dating supporter ni FPJ. Nakausap ko yung ilan. Sabi niya, hindi kami payag dyan. Sa inaano, yung ano ni Grace po na yan. Sipin mo, nakikipag ano ka kay Erap. Hindi ba alam na yan ang pinaka walang hiyang tao na. Kaya na-depress si FPJ dahil kay Erap eh. Oo, nagwalang hiya sa tatay mo. Nung ba si FPJ eh, nagrarally sa Santo Domingo, nagmarcher yan? May Erap ba? Wala. Ha? Anong taon ba pinalaya si Flander? 2007. Nung lumaya si Erap, pinaglaban niya ba si FPJ? Narinig niyo ba? Hindi. Ang sabi nga namin sa inyo, ang tunay na kumikilala ng pakikipagkaibigan kay FPJ, madali mo naman makilala yan eh. Sino isa dyan? Si Mayor Alfredo Lim? Yun ang tama. Bakit to? Kasi noong 2012, ipinagpatayo pa ni Mayor Lim ng monumento si FPJ. Ba't ano mapapala niya kay FPJ kung ipatayo niya ng monumento? Tutulungan ba siya ni Grace po? Hindi naman eh, di ba? Hindi nga siya tinulungan ng eleksyon eh. Pero pagkatapos na itinayo ni Mayor Lim yung monumento ni FPJ doon bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon na nagawa bilang alagad ng sining, di ba? Sa pelikulang Pilipino. Eh, at bilang pakikipagkaibigan ni Mayor Lim dahil si Lim nanalo noong 2004 na senador sa ticket ni FPJ. Di ba? Hindi niya nakinalimutan yun. At mula noong 2012, anong pecha na tayo ngayon? 15. 15.
Nasa pwesto si Mayor Lim nung itayo, ngayon wala sa pwesto, taon-taon. Mm-hmm. Ha? Eh, ginugunita ni isa si Mayor Lim sa pangunahing gumugunita kahit mag-isa siya, nagpupunta siya doon sa monumento para mag-alay ng bulaklak at ng bukod na panalangin para kay FPJ. Eh, patuloy niyang ginagawa yun. Kahit na walang suporta. Eh, kayo ba, nadalaw niyo yung monumento ni FPJ? Si Grace po? Hindi, doon ka po, lagi ka nagpupunta doon sa libingan eh. Diba? Oh, hindi bali na yun. Eh, pero yun ang tunay na kaibigan ng tatay mo. Hindi man sila naging ganong katagal. Ha? Nagsama ang kanilang relasyon. Eh, ang katunayan, humahanga si Mayor Lim dyan eh, kay FPJ. Kasi nung pababain si Erap sa San Juan, nandoon si FPJ sa labas eh. Nakita ni Mayor Lim, nasa lubong eh. Nagbatian daw sila, sabi rin ni Mayor Lim, ano ginagawa mo dito, Rani? Ito, tumawag eh, saklolo raw eh. Saklolo? Sabi, hindi. Kasi raw, tatanggalin siya. Ako nga magtatanggal eh. Umuwi ka na. Umuwi naman daw si FPJ, wala nang talo-talo, wala nang kesyo-kesyo. Ang ibig sabihin, law-abiding. Yun, marunong sumunod. Hindi katulad ni Erap, nakabaras. Parang tsonggo. Naglalambitin sa pwesto. Ha? Unggoy ka ba? Pwede mong ano yun ha? Pwedeng kuhan yun ha? Yung ano tawag doon? Pick up line. Pag nakita mo si Erap, unggoy ka ba? Bakit? Eh kasi naglalambitin ka sa pwesto eh. Saka matagal pag naglambiting ka. Lambitawan ha. Ayaw mo nang bumitaw. Sasagot naman si Erap, hindi, gorilla ako. Bakit? Nakita mo ba yung lakad ko? Lakad gorilla. Bueno. Wala na po tayong oras. Sa palatunto ng Hataw sa Balita at Komentaryo, sa pangalan po ni Jerry Up. Pansamantala po kaming magpapaalam. Mm-hmm. Okay, hanggang bukas po muli, ito po si Rose Navenario. Naman si Peter Talasta. Maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay dito sa Hataw sa Balita at Komentaryo ni Ka Jerry Up at ni Percy Lapid. Ito po si atong mamabuhay po. Ito naman po si Percy Lapid. Ang palatunto ng Hataw sa Balita at Komentaryo ay magbabalik po bukas sa ganito ring oras timpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Tado Bagatsing. Hahataw sa Balita at Komentaryo. A-Tri-Media Bro Incorporated. Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng A-Tri-Media Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, Hataw sa Balita at Komentaryo kasama sina Jerry Yap at